Isa sa mga paborito ko na Filipino comfort food ay ang arroz caldo. Perfect tong kainin lalo na pag malamig o umuulan. Ang arroz caldo means arroz for rice and caldo for broth. At kahit medyo Spanish sounding ang pangalan ng ating dish, this is actually very similar to Chinese congee or lugaw. Gusto niyo bang matutunan kung paano ako magluto ng arroz caldo? Panoorin niyo itong recipe video na to para malaman niyo how I cook it. Pero bago ang lahat, alam niyo na ang gagawin niyo. Please don't forget to press the like button so more people can watch this video. And if you're new to my channel, hello! I'm Chefmom Rosebud. Mag-subscribe na rin kayo. Okay, tara, luto na tayo! Napakasimple lang nitong recipe na to, actually. Once you see this video, may isip nyo, ganun lang pala kasimple gawin yung arroz caldo na yan. Diba? Hindi siya komplikado. We have simple ingredients and the method is also very simple. So, first thing that we need to do, lagyan muna natin ng oil yung ating pot. So, of course, I'm using a pot because this is a rice dish with broth. So, kailangan makapal yung lutuan natin. So, just put enough oil to cover the bottom of your pan. Painitin lang natin sandali yung ating mantika. So, ang mantika na ginamit ko is canola oil, but you could also use vegetable oil if you like. Palm oil is also good. Wag lang yung olive oil. Ang ingin ng mga aso namin dito sa bahay. Narinig nyo ba? Okay. So, once mainit na yung ating mantika, lalagyan na natin yung ating usual na mga panggisa ingredients. We start first with our onions. I'm using red onions. You could also use shallots if you like. So just place it there. Lagyan na natin yung ating ginger. So we're using ginger to add flavor to our dish and of course para mabawasan yung lansa ng ating manok. So ginger into your pot as well. Then we have our garlic. Sa mga nanonood ko ng mga ka-Cheffies, don't worry, I'll be putting sa description box yung list of ingredients so that you could cook this for your family sa inyong mga bahay. Okay. So we have here our onions, our ginger, our garlic. And then I'm gonna be adding turmeric. So this is ground turmeric. Mabibili niyo yan sa inyong mga groceries. So this will add flavor and color to your dish as well. Ayan, makikita nyo, medyo nagdidilaw-dilaw na yung kulay ng ating mga aromatics. At this point, we're gonna be adding our chicken. You could use whatever chicken part that you like. Pwede rin namang isang buong manok, tapos i-slice no, into smaller pieces. Yung iba naman ang gusto lang dark meat, pwede rin. Iba gusto yung white meat lang, that's also fine. But for this dish, I am using our breast part which has been sliced already. So it really depends on your preference. Okay. So we will just cook our chicken until makita nyo na nagbago na yung color. So sauté lang natin siya. And since this is already filleted chicken, it will cook faster as compared dun sa may mga buto. Ang bango na mga ka-Cheffies, ayan, na nakita nyo, nagbago na rin yung kulay ng ating manok. At this point, maglalagay na tayo ng ating patis. Siyempre, pag Pinoy food, Pinoy cooking, hindi mawawala ang patis para mas maging malinamnam ang ating arroz caldo. So just continue cooking that. Very simple lang, para lang kayong, actually itong dish na to, para lang di kayo nagsaing, pero nagdagdag lang tayo ng ibang mga ingredients like the chicken at saka yung mga panggisa, but this is actually very simple. Now I have here yung ating kasubha. So ito ay magbibigay rin ng kulay sa ating arroz caldo. Yan, pampadagdag kulay yan. Yung mga ibang ginagamit saffron, di ba? Masosyal. Kasi nga medyo may Spanish influence rin itong dish na to. Well, that is fine. That will add color and flavor to your dish para ka nagpaelya. Pero kasubha is also good to use. Lagyan din natin ng konti pang salt. Kahit na naglagay na ako ng patis.
just to make sure na ma-enhance pa yung flavor ng ating dish. And a little bit of pepper. Bango! Okay. And at this point, we're now gonna be adding the malagkit rice, yung malagkit or glutinous rice. So, ito ang ginagamit para sa arroz caldo. So, I'm using around 2 cups of malagkit. Yung iba ang ginagawa nila, purong malagkit like this one. Yung iba naman ang ginagawa, half lang or half na glutinous rice and then half na ordinary rice. Pero mas masarap kasi yung malagkit na bigas. Ayan, so just make sure that you cover it. Okay, lower the heat now. Ayan, ihalo lang natin yung ating malagkit together with the rest of the ingredients. Ang ganda na ng kulay. Hmm, at ang bango na. Okay, so at this point, we could now add in our chicken broth. Ito na yung caldo. This is the broth. So I'm using about around 8 cups of broth. Ayan. Madami-dami ng konti. Ayan, pwede na natin ulit i-adjust yung heat kasi we would want this to boil. Simple. So, haluin natin siya like so to make sure na yung mga na dun sa ilalim na mga bigas ay hindi rin masusunog. There. So, we're just gonna wait for this to boil. Pag nag-boil siya, hihinaan natin yung apoy and we'll continue cooking this for around 15 to 20 minutes. Ayan, kumukulo na yung ating arroz caldo. So, let me just lower the heat and just continue stirring it. Ayan, just to make sure nga na yung mga malagkit natin ay hindi didikit sa ilalim at hindi masusunog. So, tuloy-tuloy lang ang pagluto nito. Babalikan natin. Wala pa 10 minutes, kumulo na eh. So, babalikan natin to again ng mga after another 10 minutes to see how it's doing. Make sure na you stir it once in a while. Eto na mga ka-Cheffies, after around 20 minutes, luto na yung ating arroz caldo. Ayan, nakikita nyo ba yan? Wow! Diba? We want it na medyo malapot. And of course, once it cools down, medyo mas magiging malapot pa siya. So of course, you could add more stock at i-season nyo lang ulit with patis. But this is perfect. Naamoy ko na. Okay, tikman ko muna ha. Just to make sure na tama na yung seasoning. Tikman ko lang. Mainit-init pa, pero ang sarap talaga. Hmm, pipilit ko na at papakita ko sa inyong finished product. We have your spring onions, calamansi, mayroon tayo ditong fried garlic, at magdalagay ako ng konting chicharon, at saka hard-boiled egg. So, yung hard-boiled egg, slice lang natin sa gitna. Kung gusto niyo buo, pwede rin naman, pero ako, lahatiin ko. Ayan. Na-imagine ko na tumama yan. Sarap nito. Matutuwa na naman yung mga kasama ko dito sa bahay. Lalo na yung asawa ko, mahilig dito. Yan ang manok. Kuha pa tayo. Wow. There you go. And then we add here some spring onions. Yung ating hard-boiled egg. There. Ang ating fried garlic. Naku, mas masarap yan pag may raming fried garlic. Mm-hmm. Lagay tayo ng calamansi. There. At ang ating chicharon. Option na lang naman. Kung ayaw nyo maglagay ng chicharon, it's fine. There you go! Eto na mga ka-Cheffies, tapos na nga ang aking arroz caldo. Ayan naman, tingin nyo naman. Tingin pa lang, nakakatakam na. So ano pa bang hinihintay nyo? Lutuin nyo na tong arroz caldo. I'm sure your family will enjoy this. I hope that you enjoyed today's recipe video mga ka-Cheffies. If you did, of course, show me some love by liking this video. I-share nyo na rin because
sharing is caring. And of course, kung bago nga kayo sa channel ko, mag-subscribe na rin kayo. Thank you so much for watching, mga ka-Cheffies. Pero syempre, hindi matatapos ang episode na to pag hindi natin titikman. Lagyan natin ng kalamansi, syempre, para talaga namang full ang experience ng pagkain ng ating arroz caldo. At ihalo natin. Ang ganda, oh. Parang nakakapanghinayang na sirain. Pero kailangan natin ihalo lahat yan para talagang malasahan natin yung fullness ng sarap ng arroz caldo. Okay, tikman na natin. Mainit-init. Perfect ngayong mga umuulan na mga araw. Mga tag-ulan days natin. Grabe. Very delicious. Very comforting. Pag ito hindi nagustuhan ng pamilya nyo, ewan ko na lang. Sagoy nito mga ka-Cheffies, okay? Sarap.